viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Ginugunita din natin ngayon si San Andres Dunglap, pari at martir at mga kasama, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong si San Andres Dunglap at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang nang pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapina ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin. Ayon sa itinakda ng utos ng Diyos, sa araw na ito ay itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw nang lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis
ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga Hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na gayon ding araw, taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kaniyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kaniya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno.
Ang focus po ng Ebanghelyo ngayon ay templo. Kahapon, bago pumasok si Jesus sa Jerusalem, sa malayong lugar, natanaw niya ang Jerusalem, kung saan naroon ang templo. At ito ay kaniyang tinangisan. Dahil ang bayang ito, kung saan nakatayo ang templo, ay ang bayang hindi tumanggap at hindi naniwala sa kaniya. Sa kaniyang pagtangis, sa araw na ito, mas lalo niyang naranasan kung ano ang nasa loob ng templo. Ito nga ang ating narinig. Ginawa ninyong tindahan at lugar ng mga magnanakaw. Bakit po? Tingnan natin po kung ano muna yung templo na alam natin nung panahon na yon. Ang templong iyon ang pinakasentro ng kanilang pananampalataya na kung saan ang lahat ng mga Hudyo ay tatlong beses kailangang pumunta sa templo sa loob ng isang taon. Kaya si Jesus ay naroroon upang ipagdiwang ang Feast of the Passover. Kaya nung araw na iyon, palagi siyang pumupunta sa templo at nangangaral. At nakita niya ang katotohanan sa loob ng lugar na iyon. Na ito pala ay hindi isang bahay dalanginan, kung hindi bahay ng mga nagtitinda at magnanakaw. Masakit ito. Diretso ito. Bakit sinabing nagtitinda? Dahil sa kalakihan ng templo na ayon sa history ay binubuo ng halos 7 hanggang 10 covered court. Ang laki ng templo. Ito ay nahahati sa iba't ibang function ayon doon sa kung anong pupuntahan mo sa templo. Pero pinakasentro ng templong iyon ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga alay na hayop ay susunugin bilang pagbabayad ng iyong kasalanan. Kaya po doon sa labas, doon sa mga handog na susunugin, ay maraming nagtitindang hayop. Nandoon ang mga baka, mga kambing, mga tupa, at ang mga kalapati. Alam na alam ng mga saserdote kung ikaw ay mayaman o dukha. Kapag mayaman ka, anong hila-hila mo? Baka. Kapag ikaw ay dukha, ano ang dala mo? Kalapati. Hindi ba katulad nung pag-aalay ni Maria at Jose sa templo, kalapati lamang ang kanilang dala. Pero sila, nangangahulugan na kapag mas maraming baka ang iyong dadalin, mas maraming bumili doon sa nagtitinda sa labas, at yung nagtitinda sa labas ay konektado sa saserdote. Kaya yung saserdote, mayroong kita. Pagbili mo yan ng 150 ha, sa akin ng 50. Kaya naging pugad ng magnanakaw. Dahil kung sino pa yung dapat na nagpapaliwanag ng bagay na mabuti, sila pa yung nagdadala at nagdadagdag ng kasalanan ng tao. Ano po ang ating magagawa? Natapos na ang kasaysayang ito. Ito ay nahulaan na ni Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, na ang templong ito ay babagsak.
at muli niyang itatayo sa loob ng 3 araw. Wala na po ang templo. 40 years after his death, ito ay nasira at bumagsak noong 70 AD at hindi na muling nakabangon pa. Ang templo ng katawan ni Jesus, ang templo ng kaniyang kapangyarihan ay muling bumangon sa kaluwalhatian ng Diyos pagkatapos ng 3 araw. Ang templo ng katawan ng Diyos ay siyang tunay na templong hindi mawawasak at hindi masisira. Ito ang templo ng awa at pag-ibig ng Diyos nang ibinigay ni Jesus ang kaniyang sarili para sa kaligtasan ng tao. Tayo ngayon ay binibigyan ng aral kung papaanong ang templong pinangalagaan ni Jesus ay siya ring templong nasa sa atin. Ang ating katawan, ang gising at saksing templo na tinitingnan ng Diyos sa ngayon. Hindi na ang istruktura, mawawala ang istruktura ng kahit na anong templo, pero ang templo ng ating katawan ang mananatiling titindig at haharap sa Diyos sa kaniyang paghuhukom. Kaya tingnan po natin, huwag nating hayaang hagupitin ng Diyos ang ating templo. Ngayon pa lang, tayo na ang maglinis ng templong ito. Ang katawan kong ito, ang katawan niyong yan, ang templo ng Diyos na kailangang malinis sa kaniyang pagdating. Huwag nating hayaang maparusahan tayo dahil hindi natin kayang linisin ang sarili nating templo. Hindi nakapaglilinis ng templo o ng sarili natin kung gaano kalaki ang aking ibibigay. Hindi nakalilinis ng templo kung gaano katagal akong nakaluhod. Kung hindi linisin natin ang templo sa pamamagitan ng banal na sakramento ng kumpisal, kung papaanong ang mga Hudyo ay pumupunta sa Jerusalem upang maglinis, tayo ring mga Kristiyano ay pumunta sa Jerusalem ng sakramento ng kumpisal upang tayo'y malinis at ang templong ito ay makaharap sa Diyos ng tunay at tumitindig. Kaya po tayo nakakaranas ng iba't ibang bagay na hindi maganda dahil tumatama sa ating templo ang mga bagay na hindi natin kayang pasanin. Kaya po sa Ebanghelyo, ipinapakita kung papaanong ang templong binuhay ng Diyos, pinaralangalan ng Diyos, ay kapareho ring templo na kaniyang paparangalan kung ito'y nililinis at nagiging wagas ayon sa kaniyang awa at ayon sa kaniyang pag-ibig. Maglinis po tayo. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan
at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at niyahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal mo, Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo at naghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na po, Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matut tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika, at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na po, Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa at buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalobong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak,
ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na templo ng kaligtasan at kabanalan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabungay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y igagalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umangasa, Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ipinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin sa ikasyam na umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordenasyon ng pagkadiyakon ni Seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na 10 ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Ordinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dampana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyuri. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.